Magandang araw po. Pag-asa weather update. Alamin na lagay ng panahon ngayong araw na Martes, October 3, 2023 at latest update sa bagyong Jenny. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na sama ng panahon na si Typhoon Jenny. Patuloy pa rin nag-i-intensify si Bagyong Jenny habang binabaybay pa rin nito yung karagatan, mas palapit na dito sa area ng extreme northern Luzon. At huli nga itong namataan sa layong 410 kilometers east of Basco, Batanes. Taglay na nito ngayon yung hangin na 165 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 205 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay nagsisimula na nga itong magdulot ng mga malalakas na pag-ulan dito sa bahagi ng extreme northern Luzon. Samantala, ang southwest monsoon o habagat naman ay patuloy pa rin umiiral at nagdudulot din ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng central at southern Luzon, maging sa western portion din ng Visayas. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis, si Bagyong Jenny ay generally kikilos pa-northwestward or west-northwestward hanggang Wednesday morning at nakikita nga natin na magsisimula na nga itong mas lumapit pa at habang ito nga ay mas kumikilos pa-northwestward ay nakikita natin na posibleng bukas or simula bukas hanggang sa Wednesday yung pinakamalapit nito dito sa may area ng extreme northern Luzon at northern Luzon kung saan yung mga areas na nabanggit po natin na yan dahil nga dito sa laki or lawak na sakop ni Bagyong Jenny ay makakaranas nga po yan ng mga malalakas na hangin maging na mga malalakas na pag-ulan na dulot ni Bagyong Jenny. So paghahanda po para sa ating mga kababayan dyan sa area ng extreme northern Luzon at northern Luzon para po sa posibilidad or sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa and also sa maaari din pong idulot ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Jenny. At nakikita nga natin na posible itong lumabas ng ating area of responsibility by Thursday afternoon. At dahil nga po mas papalapit na si Bagyong Jenny dito sa area ng extreme northern Luzon, ay meron po tayo nakataas na wind signal number 2 sa area ng Batanes. Samantala, wind signal number 1 naman ang nakataas dito sa Cagayan kasama na dyan ang Babuyan Islands, northern at eastern portions ng Isabela, maging sa Apayao, Ilocos Norte, northeastern portion ng Abra, maging sa northern portion ng Kalinga, kung saan yung mga areas na nabanggit nga po natin na yan ay makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Jenny. And itong mga malalakas na hangin po na ito ay posibleng magdulot ng mga minor to moderate damages, lalong-lalo na sa structures na gawa sa light material. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan. Sabantala sa mga pag-ulan naman na dala ni Bagyong Jenny at ng southwest monsoon, ngayong gabi hanggang bukas ng gabi makakaranas po ng mga pag-ulan ang bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at yung northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantala, dulot naman ng habagat, meron pa rin mararanasan ng mga pag-ulan, mga malalakas na pag-ulan ang Occidental Mindoro, Palawan at Western Visayas. Samantala, bukas naman ng gabi hanggang sa Wednesday evening kung saan nga mas maging malapit pa si Bagyong Jenny dito sa area ng extreme northern Luzon or ito ay nasa taas ng extreme northern Luzon ay meron tayong mga mararanasan ng mga malalakas na pag-ulan sa Batanes, maging sa Babuyan Islands, Ilocos Norte, northern Apayao, northwestern portion ng mainland Cagayan at ang habagat naman ay patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan dito naman sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, maging sa Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Kalamian and Kalayaan Island. Samantala, by Wednesday evening naman through Thursday evening kung saan medyo nakalagpas na po itong si Bagyong Jenny or mas palayo na ito dito sa area ng extreme northern Luzon, ay meron pa rin pong mararanasan ng mga malalakas na pag-ulan ang bahagi ng Batanes. Samantala, ang habagat naman patuloy naman magdudulot ng mga pag-ulan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, maging sa Kalamian at Kalayaan Islands.
So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa mataas sa banta ng mga pagbaha at paghuhun ng lupa, and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para po sa aksyon na dapat natin gawin para sa ating kaligtasan. Samantala, ang habagat naman po, magdudulot ng mga bugso ng mga malalakas na hangin dito naman sa area ng Aurora, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Ngayong gabi po yan hanggang bukas. Samantala, by Wednesday naman, meron pa rin mararanasan na bugso ng mga malalakas na hangin dito sa Metro Manila, Bataan, southern portion ng Aurora, Calabarzon at ilang bahagi pa ng Mimaropa at Bicol Region. Samantala, by Thursday naman, ang bahagi ng Romblon at yung ilang bahagi pa ng Calabarzon at Bicol Region ay makakaranas pa din ng mga bugso ng mga malalakas na hangin na dulot ng habagat. At sa kasalukuyan, meron din po tayo nakataas na gale warning sa dagat baybayin niya ng Batanes, maging sa Cagayan, kasama na dyan ng Babuyan Islands, kung saan mapanganib po yung pagpalaot, lalong-lalo na para sa ating mga kababayang mangisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. And also, magiging maalon din po yung lagay ng ating karagatan dito naman sa coastal waters ng Isabela. So, pag-iingat din po para sa ating mga kababayan dyan.